So ayun guys, quick review lang tayo sa ating audio cable intercom galing kay Mr. M3Moto. Maraming salamat sa iyo, Mr. M3Moto. Baka naman. So ayun nga guys, sa previous na intercom USB cable ni M3Moto is yung cable niya maiksi. So ngayon guys, upgraded na kasi ngayon mataas na yung cable na nilagay ni M3Moto. Isa pa sa in-upgrade ni M3Moto, meron na siyang volume. Ayan guys, so nakikita niyo yung volume. Guys, volume ho yan. Volume ho yan ng mic. Ito yung mic. Ito yung ikakabit mo sa speaker ng intercom. Then, kung gusto mong adjustan yung napipick up ng mic, yung dun sa may speaker mo, pwede mo siyang adjustan para hindi naman siya masyadong malakas. Kaya, ano, basta nasa sign na yun. Kung ano na yung gusto nyo. So, ayun. So, medyo mataas na yung cable niya. Ayan. Oo. Ano ba? Sorry ah. You know, medyo medyo mataas na yung cable niya. Ayan. Mahal yung cable. Mas na ho yung cable niya. So, susubukan natin, ikakabit natin sa helmet kung ano yung pros and cons ng kung ano yung pros and cons ng audio cable intercom ni M3Moto. Pero sa tingin ko, goods naman to. Gustong-gusto talaga, oh. Idol natin yun si M3Moto, eh. Napakatalinong tao yun. Sana all. So, ayun na nga guys, this time, kakabit na natin yung audio cable intercom na nalagay na natin dito sa loob. Kakabit na natin sa ating Osmo Action Cam, Dji Osmo Action, kakabit na natin siya. So, guys, nga pala, maiba naman tayo. Ito kasing case ng Osmo natin. Hindi nakikita nyo yan. Yan, binutas ko lang yan. Dati walang butas yan. Ayan. Ginawan ko na lang ng paraan para makabit yung audio adapter. Ito. Ayan, nakikita nyo yan. Kasi dati, sarado to, hindi ko may kabit kung nasa case yung action cam natin. So, binutasan ko, binimitan ko na lang ng pinagbabawal na technique. Binutasan ko.
So, ayan. Nikabit ko na siya. Gumana na. So, para-paraan lang. So, balik tayo sa ating helmet. So, ito. So, punta tayo sa loob. So, ito, nakaabang na yung audio intercom cable natin. So, wala nang ibang paligoy-ligoy pa. So, ikakabit na lang natin siya sa ating action cam. Ito, is sasalpak nyo sa action cam. Then yung mic na external is dito nyo siya sasalpak. Ayan, sasalpak nyo dito. Yun, let's bolt in. So gagawin nyo na lang ng paraan kung paano nyo siya didiskartehan na papasok sa loob. Diskartehan nyo na lang kung ano bang magandang diskarte. Nasa sa inyo na yan. Sa akin, medyo aanuhin ko muna yung cable ng aking external mic kasi masyadong mahaba. Arang 2 meters ata to eh. 2 o 1. So, yan. Gagawin ko na lang siya ng paraan. Tali ko na lang siya. Tali ko na lang. Then, pasok sa loob. Pwede nyo naman ding ano, iipit sa loob. Ipit nyo lang yung na sa lumusig kasi sa loob ng helmet eh. Kinabit ko na lang siya sa strap ng ating mount, action camera mount. Yung strap niya, kinabit ko na lang dun sa loob. Atali ko na lang. Sige na, hindi ko mapakita ng maayos kasi masyado masikip sa loob ng helmet. Yun, so lilinisin na lang natin. Meron tong mga lapses eh. Lilinisin na lang natin. Lilinisin na lang natin to. Para kunwari, nalinis tayo. Ganun. Pero sa kalablooban naman. Dami dyan yung ano. Dami kayo nabibili na audio intercom cable.
Search na lang si ano, si M3Moto. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Idol Kenny, napakatalinong tao. Adjust na lang, adjust na lang. Ayan na lang mag-adjust. So I think set na ang ating vlogging setup. So this time, punta naman tayo sa kalsada. Papakinggan naman natin kung paano yung kung maingay ba siya, kung malakas ba yung wind noise niya, kung okay lang. Yo, what's up, Katimax? Charot. Sana all. Yeah, so ayun guys, bibidyo natin, itong video natin is mag test ride na tayo kung ano bang kuha ng audio na gamit yung audio intercom, audio cable intercom ni M3Moto. So nasa 90 80 plus. Oops. Intersection. So, andito tayo ngayon sa diversion. Punta tayo sa lugar kung saan maraming namimitake sa Davao City. Punta tayo ng Las Terrazas. You know, grabe si Kuya oh. So ayun guys, huwag nyo nga kalimutan mag-like and subscribe. And also don't forget to share this video. And click the bell button so you will be notified to our next video. Medyo makulimlim yung panahon ngayon ah. Medyo makulimlim yung ulap ngayon. Parang nakakaulan. Pero okay lang. At least hindi mainit, di ba? Yun, sana okay sana yung ating audio. Tumatakbo tayo sa mga 85 hanggang 90 ngayon. Hindi pa talaga to final guys ha. Hindi pa final tong setup natin. Kumbaga review parang test, kumbaga parang test lang to. Ayun, maamon na. Bunda, umutan na tayo ng blessings. Blessings, wag muna. Wala na itong namimitik. Si maambun na. Kasi sila, nag-fallback na sila. Hindi natira pa. Iyon ko kung sino yun. Sino ba yun?
Yan guys, so continuous ng ating video ngayon. I think hindi naman siya talagang ito na yung fix natin na setup. Meron pa naman tayo konting adjustment talaga. Kasi talagang ganun talaga eh. Kailangan mong mag-adjust, kailangan mong mag-test run or subukan para makita mo yung kinalalabasan niya. At makapag-adjust ka, ma-adjust mo siya. Pero hopefully malapit na. Itong setup ito parang malapit na. Huli ka, Balbon. Naliwa kang kasalanan. So, ayun nga guys. Andito na tayo sa diversion road. Pasensyaan nyo na talagang naiingay lang talaga yung motor ko. Ha. Malakas talaga yung tunog ng motor. Kaya huwag nyo na pansinin yun. Pansinin nyo na lang yung kung clear ba yung boses ko, kung meron bang wind noise. Nasa 75 tayo ngayon. Huwag nyo na lang pansinin yung ingay ng motor. Eighty-five.